guys. So, kakain muna ako. Kakain muna ako, tapos pupunta na ako. Pupuntahan ko sila, tatanungin ko. Kasi si Jen, wala namang ganun sa kanya eh. Hindi naman siya, may kaltas, natural talaga yung kaltas na yung sinasabi ko na pag pinasok sa rupees kaltasan. Pero yung magkakaltas sila sa ano, yung dollars na pinasok, first time yung nangyari sa akin na gano'n. So, pupuntahan ko ngayon at syempre, didiretso na siguro ako sa school ni Ayush. Dahil exam na nila ngayong ano, exam na nila ngayong tawag nga, Sunday. I-settle na natin yung ano niya. Kasi nagsabi na sa akin si Ayush nga, mama, pera daw. Sabi daw ni teacher niya, pera daw. Tapos nakakita siya ng 20. Sabi niya, mama, kukunin ko na to. Tama ko kay Ayush. Mama, kukunin ko na to. O, aanhin mo yung 20. Pera daw, sabi ni teacher. Wag yung buot. Ayos. Nakita siya ng 20 na ano, na hawak-hawak ko. Kukunin ko na to, mama. Sabi ni teacher eh. Kain nga muna ako, guys. Mamaya na tayo, chika-chika. Saya na, guys. Susugod na ako sa bangko. Naakala mo naman napakalaki ng account ko. Magagalit ako, guys. Tapos kailangan nakasombrero tayo para bunga, di ba? Marang asyendera. Sabihin ko, bakit yung kinaltasan na ganyan? Magwawala ako ngayon. Wag naman. Baka masampal ako. Presyonada kang babae ka. Kala mo naman, ano, limpak-limpak yung laman ng... limpak-limpak yung ano, salapit mo. Isa ko, guys. Diretso na ako. Tapos diretso sa school. At iuwi ko si Ayush dito sa bahay. Maayos na yung lipstick natin para at least yayaw-yaw tayo. Dapat maganda tayo. Ay, you go home. Ayoko nang may asong nakabuntot sa akin. Si Govinda ay hindi pa rin siya tapos dan, talaga dun sa nililinisan niya. Si Ama ay hindi ko alam. Hindi ko nga pala alam. Nasaan yun? So, pauwi na ako, guys. No? Galing na ako dun sa bangko. Natanong ko, bakit kinaltasan ako ng ano, $15? Tapos, yung pinasok na amount pa ng Nepalese, eh 1% pa ulit yung tinanggal. Sanay na ako dun sa 1% kasi lagi yan talaga sila. Lagi yan talaga silang nagkakaltas. Pero yung $15, first time ever yun. So ngayon, binigay sa akin yung number ng head office. Doon na ako mismo tatawag. Bakit? Anong nangyari? Pero bago ako tatawag, puntuhan ko muna yung ano, yung school ni Ayush. Kasi nagpadala naman na kasi yung teacher ng letter. Kailangan pang sabihin dun sa bata na humingi ka ng mama, kay mama mo ng pera. Init na talaga ang panahon. Hindi na mapigil-pigilan. Painit pa to ng painit. Okay lang. Final exam na nila sa next week. Start sa Sunday nga. Tapos, magbabakasyon na si Ayush. Para makapagpahinga naman yung Ayush na yun.
Ito na ako. Ayan. Kaya pala ang init-init. Ang sarap ng init kasi mudtong laro pa. Abi na akong unsang iringa to eh. Nasubraan mo ko, bebe. Maritis yun kaayo ko. Okay na lang yan guys, para masaya man lang buhay ko dito sa Nepal, di ba? Tada! Iuwi ko kaya ng maaga si Ayush, no? It's 12:15 pa lang guys. So iniisip ko, sayang naman kung ano, ipo-pull out ko si Ayush. 12 ano pa yung labas noon eh, 2:30. Magre-review pa yun eh. Naalala ko yung mga kabataan ko guys, ganyan. Pero itong mga batang to, swerte kasi sinusundo ng mga nanay. Oh, ganito talaga kami. Oh, ayan oh, yung mga nakasunod, walang sundo. Kaibahan naman kami dati kasi syempre Negros, alam nyo yan, katubuhan yan, tubo-tubo yan. Pag panahon na hindi pa naani yung tubo, mga malalaki talaga sila, grabe, wala kang ibang makikita kundi yung daan lang. Pero hindi kami takot maglakad. Nakakatuwa yun. Pag uwi sa bahay, busog. kain ng tubo, tapos yung mga bibig namin minsan nasusugatan, nakakakain ng tubo. Namiss ko yun guys, promise. Hindi na ako nakakain ng tubo ilang taon na. Andito na tayo sa magandang kalsada. Guys, nandito na tayo sa bahay. Ang init po eh. Nandito na ako. Kabayad na talaga. Nakabayad na. Thank you. Thank you, Lord, so much. Tapos na natin yung isang taon na to. Tapos, grabe, God is good talaga, guys, no? Sa kabila ng lahat. On time talaga siya. Lagi. Tagay. Lagi. Sobra. Tapos ngayong final exam. Oh, kakaiba ngayong final exam. Dati, nung mga first, second, third, walang admission card para sa exam. Ngayon may admission card guys, oh. May final exam admission card. So kung hindi pala siguro tayo nakabayad, ay kawawa naman si Ayush. Hindi pala yun makakapag-exam. Kaya talagang may purpose din pala na hindi ako sumahod nung ano, nung last month. Para pala yun talaga dito. Walang tiwala si Lord, no? Makagastusin ko lang. O, di.
Hindi niya binigay last month, this month na. And by the way, natawagan ko na yung ano, natawagan ko na yung office nila. Kinuha yung email ko, i-email niya daw sa akin anong nangyari. Kasi sila, sabi ng branch, hindi nila alam kung magkano talaga. Sa Rasta Bank daw, kasi idadaan pa ng Rasta Bank. Rasta Bank is parang central bank dito. So, lahat daw ganun. Sabi ko, don't tell me na lahat ganun. Kasi may mga kaibigan din ako na nagva-vlog din dito sa Nepal. Si Jen, isa na yan si Jen. Kasi si Jen, na-access ko yung Google AdSense niya kasi nasa akin niya nakabukas yung kanyang ano, yung kanyang account. So, wala siyang deduction in USD. Ang deduction lang ni Jen sa IME yung bangko niya is yung normal lang na dinideduct ng bangko. Hindi ko alam kung ilang porsyento yung dinideduct sa kanya. Pero minsan lumalagpas mga 500, ganun, in rupees. Sa akin naman, in sa rupees naman, yung Century pa at saka nitong bagong bank, last time, at saka nito ngayon, nagdeduct pa ng 1%. Okay lang yun. Pero yung bawasan pa nila, yung USD na ipinasok ni AdSense, parang mali na yun para sa akin. Kaya, you know, antayin ko tong email na ito ngayon. Nga ano ako ng explanation sa kanya. Pero nakakapagod kasi pasa-pasa doon. Eh, kung ano na lang, kung ganun pa rin yung sagot nila sa akin, hayaan ko na lang yung dinilak sila, nila sa akin na, ano, na 15. Bahala na sila doon. Lilipat na lang ako ng kabilang bangko. Habang maaga pa kasi ano pa ngayon eh, 24. So, thank you so much, guys. Ate, thank you so much. Sa inyong lahat talaga, guys. Sobra, sobra. Thank you. Salamat na, ano, pinapaluod nyo pa rin yung vlog natin. Oh, grabe. Grabe. Hindi ko alam ano mag-thank you sa inyo, pero thank you, thank you. Ayun na, be. Ayun na, be. Kausap, kachat ko kasi si Jo. Anong tawag nyan? Na-receive ko na kasi yung email na sinasabi ko sa inyo na mag-i-email si ano si yung head office sa akin. So ang nangyari is yung instructed amount ni AdSense binawasan pa ulit kasi yung sahod namin na mga YouTuber no binabawasan talaga yan ni AdSense ng tax. Pagkatapos niyan, yung remaining amount, yun yung ipapasok sa mga account namin. Tapos yung mga pumasok sa account namin, babawasan niyan ulit ng 1 to 2% ng bangko namin dito sa Nepal. Kaso ang nangyari, yung instructed amount ni AdSense sa akin eh binawasan na ng 7.4% doon sa ano, sa New York. Yun yung nakalagay eh. Yun yung tawag niyan. Yun yung naka-reflect doon eh, sinend niya sa akin yung ano, yung email galing doon sa Mashreq Bank, yung sabi eh, Mashreq Bank from New York, bawasan ng 15. Sabi niya sa akin ganun daw yung mga problema ngayon sa mga payments galing from Google. Kaya message ko si Jo. Wala naman daw sa kanya. Kung magkano yung in-email sa kanya ni AdSense, pasok lahat yun sa kababawasan ng rupees na 1 to 2%. Na mag-ilis na lang Jukog Bank. Bahala na, oy. Nabuyod na ko. So, naiinis na naman ako, guys. Bakit hindi to bumababa to talaga? Tingnan nyo, dinalhan ko ng ano doon, ng damo. Ayaw niya talagang bumaba. Siguro nga, totoo yung sinabi ni Ama na baka may diferensya yung mata neto. Tingnan nyo, naka-open naman yung mata niya. Hindi nga siguro talaga nakakakita na ito. Anong nangyari? Bata pa siya eh. Wala. Lipat ko nga pala itong pagkain. Ayan o. Pero sabi ko ngayon nga kay Ama, ano ba yan Ama? Ayaw na naman yung umalis. Kakainis. Ayan guys, nilapit ko pa talaga sa kanya. Ah,
Kaya pala.